Hindi ganun ka perfect yung mga edges ng ginawa nating eyeliner kasi medyo hindi pa nga ako ganun kasanay with this roller eyeliner. Sobrang long lasting siya, guys. Hello Jammies, welcome back to my channel. And for today's video, is we are going to test a new eyeliner. New siya para sa akin kasi kakaiba yung itsura niya. And I purchased this from Altea Korea, pero yung brand niya is Rire or Ryer. I don't know how to pronounce it. Pero this one is a roller quick eyeliner. So eto siya. There. This is the box and this costs 260. Teka, wait, tignan ko lang. Yeah, this costs 260 pesos, which has 2 ml of product. Ayan. This one has 2 shades, deep black and deep brown. Pero ang binili ko is yung black kasi nahilig ako sa black eyeliner. So there, ayan siya. Yung box is like this, black lang siya na merong mga parang glossy na roller, styling ng roller. There, and then nasa harap lang niya is roller quick eyeliner. This one is in shade 1, deep black. So this one, dito Korean yung mga nakasulat, I don't know. Kapag in-open to, guys, the product is good for 6 months. So, kaka-open ko lang nito this month. Actually, this Feb ko to ginamit. Tinway ko to for 3 days na rin. So, kwento ko sa inyo later yung mga experiences ko with this roller eyeliner. This really is kind of weird para sa akin kasi roller siya. So, there. Dito sa likod naman is, ayun lang, ang nakalagay lang is with the roller type applicator running softly, the eyeliner draws a continuous thin line. Actually, guys, ang nitis talaga nito. Tapos, ayun lang, ganun din sa kabila. Ay, hindi. Sa kabila pala is yung ingredients. There. Okay, so, naka-open na siya. Kunin natin yung product inside. So, ayan siya. Ganyan lang. And then, sa ilalim yung shade niya, number 1. Number 1. Ayun, ikita niya. Ayun yung number 1. So, kapag in-open siya, ay actually, kapag sinake mo siya, there, maririnig mo yung parang click sa loob. It means daw, yata is parang okay pa siya. Yung consistency niya is pwede pa, hindi pa ganun patuyo. So, if you open this eyeliner, dito muna tayo sa lalagyan. This one has a stopper. Ayun siya. So, hindi ganun karaming product yung makukuha mo when you're still in control of it. Here. Ito na yung pinaka-weird part. The tip. Look at the tip. It looks like a pizza cutter na maliit. Diba? So, actually, nung nakita ko to, well, binili ko pala to without knowing na ganito yung tip. Kaya ako siya binili is na-weirdohan ako, why is it a roller eyeliner? So, pagdating sa akin, syempre excited ako i-try, so ito, tinry ko siya. And, first application ko, guys, nahirapan ako kasi I usually use felt tip na eyeliner. So, mas madali yun para sa akin since sanay na akong gamitin yun. Pero this one, is in struggle yung unang-unang try ko. Pero, when time comes, I mean, yung paulit-ulit ko siyang dinry, like, nakatatlong ulit ako. Kinakapag-wing naman ako, actually. So, sobrang okay. Pakita ko din sa inyo, maglalagay tayo. And, ayun, pasensya na, medyo struggle pa rin ako ng kaunti when putting this one or when using this one. Pero, okay to para sa akin, guys. And, sobrang matagal talaga to sa eyes and hindi siya nag-smudge. So, guys, mapakita ko muna sa inyo yung difference niya pag in-apply using yung felt tip kung saan ako sanay and itong roller. So, start muna tayo, guys, with the felt tip. Actually, sarado pa to. Kakabili ko lang kasi nito from Miniso. So, open ko muna siya. Ito yung pinaka-favorite ko talaga na as in lagi kong dala na eyeliner. Kasi, sobrang sulit nito, guys. Hirap nang buksan. Kasi dual-ended na to. And it's only for 179 pesos. Actually, before, nung unang-una ko itong na-discover, is 129 pesos lang to. Pero ewan ko ba, nagmahal si Miniso. Kaya, ayan.
179 pesos na siya. Ayaw niya talagang magpatanggal sa plastic. There. Okay, so papakita ko sa inyo yung pinaka-thin nito. Kasi dalawang dulo to actually. There, it's the thick and yung thin. So papakita ko yung thin kung paano siya. So ayan siya. So as you can see, medyo manipis pa din siya. Pero ako kasi is may pagkamakapal ako maglagay ng eyeliner. So kapag ito, kasi napapakapal pa rin yung lagay ko. Ayan siya. But when you use this one, guys, yeah, see the difference? Mas manipis naman ang di hamak tong roller eyeliner. O, diba? Bongga to. So, kung gusto mo na manipis lang yung eyeliner mo, okay na okay to for you. Pero kasi ako, is medyo makapal talaga ako maglagay. So, baka mamaya, pag nakita nyo ko, pag nag-apply ako, is medyo makapal pa din yung pagkakalagay ko using this. Pero, guys, sobrang happy ko kasi natuto akong mag-wing using this kasi sanay talaga ako mag-wing using itong felt tip. And nung una kong tinry mag-wing gamit ito, as in, wow, ang hirap. Pero, ayun, nasubukan ko naman, practice lang ng practice, ayun, nakuha ko na. So, ayun, mag-apply tayo, guys, using this. So, as you can see, naka-makeup na ako. Ginamit ko lang na deep na base is yung BB cream. Actually, this one. Ah! Wait lang. Lumilipad kasi yung lalagyan. Actually, this one. This is the Face Republic na Perfect Cover BB Cream. So, ayan siya. Actually, wala akong makitang tube. Naubusan ako. Kaya yan, nakasashay lang muna ako for now. And then, nag-powder lang ako. Tapos, yung powder ko is yung color red, guys. If you're wondering, yan siya. Ito yung color red. This one is in the shade Pecan. Tapos, nagkilay lang using yung detail makeover na eyebrow pencil. Yan siya. Wala na yung takip nung spoolie ko. Nawala na. And then, sa lips, actually, may nire-review din ako na Altea Korea din na product. And ito siya, actually, yan yun. Oh, nag-stain na siya talaga. Wala na sa akin yung lalagyan. Ito pala. Ito. Ito siya yung nireview ko. Ito lang. And ito yung ginamit ko. This one is in the shade Plum Cream. Yung pinaka-darkest na shade nila. So, ito siya. So, I don't know kung anong mauna. This one, yung review nito, or yung Altea na cream tint. So, abangan nyo na lang, guys. And then, so, ayan. Apply na tayo nito. Wala na ako ibang nilagay sa, actually yung blush pala, ginamit ko lang is yung swish pa yun or swoosh, I don't know how to pronounce it. Binili ko lang siya ng isang pan lang na blush on. Actually, binili ko yon last year pa. Hindi pa ako actually nag-start mag-vlogs nun. Bumili lang ako kasi sobrang ganda ng blush on na yun with shimmer na rin siya. So, parang hindi mo na kailangan mag-highlight. So, ayan, as you can see, oh, diba? May pakintab na rin ang effect niya. So, ayun. Binili ko lang yung isang pan kasi yung nagustuhan. Nakita, ginamit kasi namin yun yung class, yung makeup class. So, ayun. There. Nag-attend lang ako ng class na yun pala, guys, by the way. Dahil gusto ko matuto magkilay. Kasi last year lang ako natutong magkilay. Yan. So, but pasensyahan nyo na hindi perfect yung kilay na yan dahil hindi ko pa yan napapag-groom. Hindi pa ako, like, 4 months ko na yata hindi pa nagpapa-threading. Kasi pinapluck ko lang yung mga sobra. Kasi, I don't have time. Okay, guys. So, mag-apply na ako netong eyeliner. Na roller eyeliner. Medyo mahirap siyang ilagay kapag nakapaganyan ka, guys. So, medyo ititilt mo lang ng konti yung hand mo. Medyo makapal pa rin ako maglagay, pero I just wanted you to see kung paano siya i-glide para yung roller is mag-work siya talaga.
So, ayan, nilagyan na natin siya. Medyo hindi ganun ka pantay yung mga edges kasi mahirap siyang i-roll, guys. Pero, okay to. Gusto ko to kasi nagtatagal talaga siya sa lids. Hindi siya yung nabubura o lumalabo. So, there. Another side naman tayo. Actually, ginagawa ko is ilalagyan ko muna yung pinaka-lid. Tapos, tsaka ko ihuhuli yung wing. Gawin ko lang yung kabila. Medyo hindi na ako punta sa front, may lahirapan ako. Guys, you really need pala na i-roll to make the roller roll. Ganon. Kasi kapag hindi, hindi kakalat yung paint niya. I mean, yung pinaka-pigment na itong eyeliner. Ayan siya. Nalagyan na natin din yung kabila. And then, we're gonna be doing a wing using this. Binabalik ko siya actually ulit after ko gamitin sa isang ganyan para yung liquid eyeliner is magkaroon pa ulit yung roller. So, eto medyo struggle yung wing pero kaya yan, Mesh. So, ilang beses ko siyang gilaglide para mag-roll yung pinaka-roller nito. And so, ganyan ako mag-wing, guys. Dinodraw ko lang muna. And then, tsaka ko i-fill in yung loob. Medyo matagal talaga mag-wing, guys. Lalo na kapag hindi ka pa sanay sa ginagamit mo. Pero masasanay din naman siguro tayo using this. So there you go, guys. Ayan na siya. As you can see, I don't know kung kita, hindi ganun ka perfect yung mga edges ng ginawa nating eyeliner kasi medyo hindi pa nga ako ganun kasanay with this roller eyeliner. Pero ayan, finally nakagawa naman tayo ng wing and okay na ako with this one. So gawin ko lang yung wing ko sa kabila and then babalikan ko kayo. There you go, guys. Ayan, nalagay ko na pareho yung wing. I know it's not perfect. Hindi pantay. Pero okay naman siya. With this one, ayan, hindi rin siya ganun kapantay or sobrang maganda yung pagkakakatay natin or wing. Kasi nga, bago pa lang to for me, I haven't used this for many times. Pangatlo, pang-apat pa lang tong video na to. So, ayan siya. Try natin kung smudge proof siya. Kasi I don't know, hindi ko nabasa yung claim, pero actually may nakita na akong review about this and smudge proof na daw siya. So this one, ito yung swatch natin kanina. Ayan, guys. O, diba? Smudge proof siya. And actually, nung ginamit ko to noon sa office, yan, hindi naman din siya nag-smudge. Though hindi naman ako na, hindi naman ako naghilamos, hindi naman ako pinawisan sa office kasi aircon naman din siya. Aircon dun sa office. So, there. So, final thoughts about this eyeliner is sobrang long-lasting siya, guys. Alam mo yung nakapasok na ako sa office and then nakauwi na ako, like, more than 9 hours siya sa face ko or sa lids ko. Hindi siya natanggal, hindi rin siya nabura. Actually, nung wear test ko to, hindi ko na actually nakunan yung wear test. Nakatulog pa nga ako sa bahay after umuwi. Hindi agad ako nakapag-skincare. So, ayan. Pag-ising ko, okay pa din siya. Hindi naman siya yung napunta dito sa ilalim or napunta sa ibabaw ng hindi dito sa tiklop ng lid. Kasi hindi naman ako nagmukhang panda. Kaya, ayan, sobrang okay siya. And guys, madali siyang tanggalin kapag inamitan mo siya ng micellar water or ng wipes. Pag-remove mo na, hindi rin siya yung kumakalat yung tint or yung pigment niya kapag nililinis mo siya sa face mo. Yung, di ba, minsan may eyeliner na gano'n, na kapag
nilinis mo yung dito sa side na to or sa may eye area mo is magmumukha kang panda kasi kalat na yung pinaka-pigment niya. Ito hindi. And super satisfying pa nga nito, guys, na kasi kapag nabasa mo ng micellar water siya, kasi ginagawa ko pag nag-remove ako ng eyeliner or ng mascara is yung cotton pad na soaked with micellar water. Mistake ko siya dito for at least 30 seconds para lumambot yung mascara and yung eyeliner. So after I remove it, I remove the micellar water or yung cotton pad na may micellar water, minsan nakadikit na dun yung eyeliner or minsan, alam mo yung nakaangat siya na parang para siyang, alam mo yung kapag ka nag-remove ka ng nail polish is buo siya, ganun. So minsan nakaangat na. So pag ginanon mo, ay, satisfying niya kasi isang ganun lang matatanggal siya. So hindi siya messy kapag ka inaalis sa lids or nire-remove mo na yung makeup. Sobrang okay siya for me. So, let's talk about the packaging. Medyo para sa akin ang laki ng packaging or masyadong mahaba. So, at my hand, ayan. So, para sa sana medyo liitan ng konti. Kasi, wala lang, parang hindi, ano lang siya. Medyo space eater pa na rin siya ng konti kahit papano sa kikay kit mo. And then, yung stopper niya, sobrang okay kasi may stopper. So, you can control, hindi tatapon or hindi mapapadami yung kuha mo ng pigment niya. And then, the tip, eto na tayo sa tip, guys. Marirate ko to as 4.5 out of 5 for me kasi siguro hindi pa kasi ako ganun kasanay. Pero, yung felt, compared to felt tip kasi, is isang swipe mo lang. Isang ganun mo lang is okay siya. This one is you really need to make this tip roll para yung pigment niya is kumapit or pumunta sa skin mo. Kasi if hindi mo, parang pizza cutter, hindi makakat yung pizza. Or yung pizza, pizza. Hindi makakat yung pizza kapag ka hindi mo siya ni-roll. So, ayun din. Hindi rin mag-pigment yung, I mean, hindi mag-stain sa skin mo yung pigment niya kapag hindi mo siya ni-roll. So, ayun. And then, yung pigment niya, guys, ayan, sobrang pigmented naman siya, as you can see. And then, sa eyes ko, ayan siya. Sobrang okay din ang pigment niya. And hindi ko pa na-try yung brown. Actually, I don't know kung magiging okay siya sa akin kasi light. So, kasi sa eyeliner is black. So, ayan siya. And then, last but not the least is the price. So, for 260, pwede na din siya. Pero, medyo a little bit pricey. Pero, yung performance naman niya is okay para sa akin. So, sana kahit man lang 150 to 200. Pero pwede na siguro. Actually, kasi yung ginagamit ko na liquid eyeliner na isa pa rin sa mga gusto ko is yung detail makeover na liquid eyeliner. Yun, hindi rin kasi siya talaga kumakalat. Kaya gusto ko din yun. And yun is 149 pesos lang. Tapos, available pa siya sa Watson's or sa SM Department Store. And like this one, kailangan mo pang bilhin from Ateo Korea. Pero guys, mind you, lahat ng transactions ko with Ateo Korea so smooth. Wala ako naging problema. Kaya, ayan, okay. Never nagkulang yung package ko kapag bumibili ako sa kanila. And sometimes, guys, meron silang mga freebie. Ako, yung actually, yung recent nang binigay, na pinadala sa akin, I'm not expecting na meron siyang sticker na kasama. And sobrang cute ng mga stickers. Siguro bibigay ko yun sa daughter ko kasi Ateo yung name niya. So, ayan. Sobrang ganda ng sticker na yun. So, pakita ko na lang din siguro siya ibang videos or Ateo reviews pa kasi nakalagay sa box pa is mag-open pa ako. So, ayun siya. So, again, guys, if you're gonna ask me kung anong rating ko for this product is for now, since hindi pa ako ganun kasanay, is 4.5 over 5. Pero siguro, sanayan lang yan. And if you are new in makeup, hindi ko masyadong marirecommend pa sa'yo to, unless ganun kagaling yung kamay mo when it comes to putting eyeliners. Ako kasi, ito, sa felt tip talaga ako okay mag-eyeliner. And ito, papraktisin ko pa to. So, kung medyo baguhan ka, I recommend is felt tip na lang muna siguro for now. This one is 179 pesos sa mini. So, merong mas maliit dito. I think 99 pesos or 119 kasi nagtaas na sila ng price. So, there. So again, guys, if you find this video helpful, please don't forget to hit the like button. And also, if hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko,
please consider subscribing to my channel para you are updated sa mga future updates ko pa, like future reviews like this. So ayun lang, thank you so much again guys for watching this video. I hope to see you on my next one. Bye!